o nila na malaman ang katotohanan kung sino ba talaga ang Diyos ng mga duwende at saka kung sino po talaga sila noong sila po ay nauna dito sa atin, no? Kasi po sinasabi po nila falling angel din, no? Kaya magtatanong tayo, guys, kasi po before po ako makipag-usap ngayon kanina, nagpaalam tayo kung pwede na magpaalam ka muna para po isire po ninyo. At dito po nyo malalaman ngayon, guys, kung saan po sila nanggagaling at kung bakit magkaiba ang ating tinatawag po na Diyos. Kaya magandang gabi po sa lahat. Guys, update po tayo, guys, no? Sa lahat po ng mga nag-request sa atin tungkol po ito sa mga kaibigan po nating duwende, no? Marami nagtatanong sa atin, guys, na i-reveal daw, no? Na gusto po daw nila na malaman ang katotohanan kung sino ba talaga ang Diyos ng mga duwende at saka kung sino po talaga sila noong sila po ay nauna dito sa atin, no? Kasi po sinasabi po nila falling angel din, no? Kaya magtatanong tayo, guys, kasi po before po ako makipag-usap ngayon kanina, nagpaalam tayo kung pwede na magpaalam ka muna para po isire po ninyo. At dito po nyo malalaman ngayon, guys, kung saan po sila nanggagaling at kung bakit magkaiba ang ating tinatawag po na Diyos. Kaya magandang gabi po sa lahat. Amiga Love, shout out po bro Wilbert Lagari, no? Salamat, bro. Tsaka si Ate, Amiga Love, shout out po Ate Blue Rich, no? Salamat sa suporta. Maraming salamat talaga. Ngayon, nandito po ako para lang po ay malaman din, no? Hindi natin ito maipaabot kung wala din nagtatanong. Kaya magandang gabi po, kaibigan Siuto. Siuto, salamat po. Alam ko si Dewinding Linyo wala jud diri, guys. Good guy, nakabalo naman ta na mayroon din po siyang ano. Pumapayag po ba yung hari po ninyo na sasabihin po kung paano kayo nag-umpisa dito, nanggaling, kung paano kayo itinakwil ng Panginoon, kaibigan? Oo. Ang tatanong ko lang, yung Diyos po ninyo, bakit po magkaiba ang tawag po ninyo at dito sa amin? Magtatanong ako kung iisa lang ba sila or iba yung Diyos namin. Ang sabi po ni kaibigan, guys, no? Nalilito din po siya kasi iba po yung tawag ng Diyos nila. At saka iba po din yun sa atin. Kaya ang nakita ko dito, nalilito po din sila, no? Kaya gusto kong malaman, kaibigan, ano ba ang nangyari kung bakit po kayo itinakwil, kung bakit po kayo tinatawag na falling angel? Ang sabi po ni kaibigan, guys, nasunod lang po daw nila kung ano po ang kanunuan nila. Dahil po, noong panahon, ang sabi po ni kaibigan, kasi po, nabanggit din po ng tatay niya kung paano sila namulat at namuhay at kung saan sila galing. Kasi pala, bakit po sila tinakwil, guys? Dahil po pala, yung mga kanunuan nila hindi po naniniwala na katulad po sa atin na meron tayong
pinaniniwalaan po na isang Diyos. Kaibigan, maraming salamat. Oo, salamat ha. Okay, sana po ay magustuhan po ninyo yung ipinapaabot ng mga tao at gusto din po natin malaman. Meron tayong itatanong, ano po ba ang hanap buhay po ninyo noon, noong kayo ay naparito at nabubuhay? Ha? Sabi po niya guys, hindi po daw sila kumakain ng kanin at wala po daw ang kanin noon. Ano ba ang inyong gikaon? Ang sabi po niya guys, nung namulat sila, ang kinakain lang po daw nila noong bata sila, no, doon po sa mga gubat nang gagaling. Yun po ang kanyang na iparating sa atin yan guys. Kaibigan, masaya po ba kayo noong hindi pa kayo itinakwil? Guys, sabi po nila guys, masaya din sila, pero ang problema lang, kaya itinakwil sila dahil po sa kanilang kanunuan. Meron akong itatanong, ano ba ang nangyayari po noong kayo ay itinakwil? Ano ba ang nasasabi po ng mga kanunuan ninyo? Meron silang tinatawag na simpala. Sabi po niya guys, yun po ang kinikilala po nilang Diyos. No? Yun po ang kinikilala po nila. Bakit po kaibigan, yung kinikilala po ninyong Diyos at saka yung kinikilala po namin dito, iisa lang po ba? Hindi po daw guys. Ito pala, no? Ngayon ko lang nalaman guys, yung Diyos po nila ay di pala tulad po sa itaas na ating pinaniniwalaan. Ang sabi po ni kaibigan, yung kinikilala po nilang si Simpala, hindi pala na Diyos din natin. Hindi. Bakit po inyo tinawag na Diyos? Yun pala. Kaya pala sila guys na itinakwil. Dahil po nagkaroon pala sila ng mga kanunuan nila noon na meron silang kinikilala. Kaya pala, hindi po sila nasunod. Hindi po din nasunod yung mga kautusan, kaya itinakwil sila kasi gumawa sila ng sarili po nilang. Grabe no, ngayon ko lang na kaibigan, ano po ba siya? Nakikita po ba niyo si Simpala o ano? Hindi po nila nakikita guys, sabi po ni kaibigan si Otto. Kasi sinabi po ng tatay po niya, mas maganda si tatay po niya guys ha, yung tatanungin natin kasi po mas maraming karanasan si tatay niya kasi matanda. Ito, isinishare lang po ito sa kanyang tatay sa kanya. Yung Simpala na ginawa nilang, pinaniwalaan nilang Diyos, yun pala ang pinaniniwalaan din po ng mga kanunuan nila. Nagbibigay po ba sila ng, yung tinatawag na Simpala, nagbibigay po ba sila ng lakas sa inyo, at saka biyaya, yung katulad sa amin. Ay, guys, kaya pala tinatawag po nila dahil po ay nagbibigay po pala ng himala. Kaya pala. Pero kaibigan, never po niyo nakita. Guys, never po nilang nakita. Katulad pa rin sa atin, no? Hindi natin nakita ng personal, katulad din pala sa kanila. Kaya pala itinakwil sila. Kasi yung kanunuan nila hanggang ngayon, yun po ang sinasamba. Pero bakit po nasabi po ni kaibigan natin dito, kaibigan Kyoto, na yung Diyos namin dito ay nirespeto nila at naghihintay din po sila kung ano man yung parswat. Ibig sabihin, iisa lang po tayo. Hindi po daw niya alam guys, no? Itatalong pa daw niya.
Kaibigan, maraming salamat ha. Hindi ko talaga inaasahan ito. Guys, sabi po niya guys, namuhay sila noon. Mayroong kasayahan, no? At mayroong bighati na naranasan nila. Basta ang naalala po niya until now, yung walang pagkain na tulad po natin, no? Kinakain po natin. Iba po yung kinakain nila. Doon po sila sa gubat daw noon kumukuha. Ibig sabihin, kaibigan, guys, nalilito talaga ako. Kaibigan, sobrang lito ko. Pwede ba na si tatay mo na lang muna yung makipag-usap sa akin bukas? Na gusto ko malaman sa kanya. Di ba? Oo, naintindihan kita, guys. Yun lang po yung namulatan po niya ngayon. Yung sinishare po ng tatay niya na si Simpala ay yun po ang pinaniwalaan po niya, Diyos din po doon sa kanilang kaharian. Kasi sinabi po ni Kyoto, no, na nalilito din po siya. Kasi nagtatanong tayo na kung sino nakatira sa ilalim ng lupa. Kasi doon po sila, nakatira. Sabi po niya, kapag yung punso nakikita natin, pumapasok sila doon, yung ito po yung lagusan o portal, no? Pagkatapos na makapasok sila, iba na po ang kanilang makikita, no? Napakaganda na po talaga. Kaya ito lang masabi natin, no? Sila po talaga ang nakatira sa ilalim ng lupa. Ako na lang mag-ano sa inyo, kaibigan, ha? Napakaganda yung topic natin, guys. Kasi po, hindi ko man maipaliwanag ng maayos. At saka gusto po ni kaibigan natin Shoto din na doon na lang tayo magtatanong kay tatay niya. Abangan po niyo guys kung ano pa ang may dagdag po dito. Basta sinishare lang po niya kasi po yun po ang namulatan po niya na tinuturo at sinishare po ng kanyang tatay. Katulad po natin ang mga advice po ng magulang natin, ito po yung sinasamba po natin dito sa mundo. Yun po. Hanggang ngayon, bawal gumawa ng kasamaan. Yun po din ano. Meron ako tatanong kaibigan, bakit po kayo tumutulong sa tao? Dahil po daw guys, tumutulong po sila ng tao dahil po naging tao din po sila noon. Salamat kaibigan ha. Ngayon magtatanong ako ulit guys. Abangan po nyo guys, napakaganda to.